Magandang araw mga pare ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa anime na tumatak sa mga Pilipino, lalo na sa mga batang 90s na katulad ko. Ito ang Hajime no Ippo, kilala natin sa tawag na knockout. Ano pa hinihintay natin? So, let's the review begin! Ang pagkikita ni Takamura at ni Makonochi. Sa unang pahina ay makikita natin ang muling pagkikita ni Takamura at ng ating bida. Hoy, mahina! Sigaw ni Takamura kay Makonochi. Dagdag niya pa, nagpakita siya para panoorin ang laban niya. Lumingon naman ang ating bida at nagulat siya na si Takamura pala ang tumawag sa kanya. Halata naman na sobrang saya ang ating bida sa pagbabalik ni Takamura. Habang tumatawa si Takamura sa naging reaksyon ng ating bida, ay sinabihan niya ito na kahit mahina ito ay hindi ibig sabihin na mag-alala ito. Dagdag niya pa, nadudurugin niya daw ang kalaban niya. Oo, dudurugin ko siya at gagawin ko ang lahat para sa laban. Dito, mapapansin natin na nabuhayan at bumalik na ang kumpiyansa ng ating bida. Umuwi na ang ating bida sa bahay nila kasama si Takamura. Habang kumakain, tuwang-tuwa sila dahil ang bilis kumain ni Takamura. Dahil nga sa pag-alis niya at malayong paglalakbay, kinuha ni Takamura ang pagkain ni Tagaki. Dahil sabi niya, may paparating na laban pa ito at kailangan niya magbawas ng timbang. Galit na galit si Tagaki sa naging asa ni Takamura. Iba naman ang naging reaksyon ng ina ng ating bida. Dahil hangang-hanga siya sa pinapakita ni Takamura. Ay, hindi po. Ikaw po ang magaling. Dahil sa sarap mo magluto, ma'am. Sagot naman ni Takamura. At dito mapapansin natin na pinag-uusapan na nila ang magiging laban mamayang gabi ng ating bida. Tataka si Tagaki dahil wala man lang tensyon na nangyayari. Wala namang mali, wika ni Takamura. At dagdag niya pa, ito daw ay isang maliit na laban lamang. Ito ay importanteng laban. Pasigaw na sagot ni Tagaki. At dito makikita natin na nagtatalo na si Takamura at Itagaki. Agad naman inawat ni Makonochi ito. Sabay sabing, huminahon lang kayo dahil okay lang ako. At ginawa ko na ang lahat para sa darating na laban. Humingi naman ng paumanhin si Takamura sa ating bida at may biglang kinuha sa kanyang bag. O ito, delicacy, sabi ni Takamura. Ito ay isang pagkain na galing sa isang sweet shop sa Osaka. Agad naman tinikman ni Tagaki at sobrang nasarapan siya dito. Ang sumunod na kumuha ay ang ating bida. Pero imbis na kainin niya, itinabi niya muna ito dahil daw ito ay souvenir at kakainin niya ito pagkatapos manalo sa laban bilang isang reward. Habang nag-uusap ang ating mga bida, ay may biglang pumasok sa pinto at si Aoki at Kimura pala ito. Sabay sabing, totoo nga ba daw na bumalik na si Takamura? Ah, magandang araw, sagot naman ni Makonochi. Pakita naman nila agad si Takamura, kaya biglang talikod si Takamura. Sino ba naman ang hindi magagalit, pare ko eh? Sa tatlong tinawagan ni Takamura, ay tanging si Ippo lang ang nag-aalala sa kanya. Tinatanong nila Aoki si Takamura kung ano daw nangyari sa paglalakbay niya. Gusto kasi nilang malaman, mga pare ko eh, kung ano ang nangyari sa laban ni Takamura sa mga unggoy at lahat ng mga gawa-gawa niyang kwento. Nagdag pa ni Aoki bakit dito siya pumunta kay Makonochi kung gusto niyang lumabas. Kasi nga diba mamayang gabi na ang laban ni Makonochi. Libre kami ngayon para lumabas sa Takamura. Pangiting habol ni Aoki kay Takamura. Okay, sige. Lumabas na tayo at ayoko masisi ako ni Ippo pag matalo siya sa laban. Tuwang-tuwa na sinabi ni Takamura. Nanlumo naman ng ating bida dahil sa sinabi ni Takamura. Habang humahalakap sa kakatawa sa Takamura, ay napansin naman ni Aoki at Kimura ang dalang pagkain ni Takamura. Tinanong nila kung ano ito. Sinagot naman ito ni Itagaki na ito daw ay isang souvenir na dala ni Takamura at ito ay sobrang sarap. Agad namang tinikman nila ito at nasarapan din sila dito. Di nagtagal ay nagpaalam na sila Aoki at Kimura kasama si Takamura. Oy Ippo! Manalo ka sa laban na pahabol nila sa ating bida. At agad namang nagpasalamat ang ating bida.
at gagawin niya daw ang lahat para sa laban. Nung wala ng kanilang bisita, ay pinag-usapan naman nila ang darating na laban ng ating bida. Sobrang nag-aalala kasi si Tagaki sa ating bida, kaya naisipan niyang palakasin ang loob nito. Si Makonochi kasi ang naging inspirasyon ni Tagaki kahit na magkaiba sila na posisyon at estilo sa laban. Katunayan, ang ating bida ang dahilan kaya siya nag-iinsayo ng mabuti. Dagdag niya pa ay papanoorin niya at pag-aaralan ang lahat ng laban at galaw nito. Wala namang problema, basta mga galaw lang na makakatulong sa iyo, wika ng ating bida. Biglang tinanong ni Tagaki ang ating bida kung may plano na ba siya sa kalaban niya. Hindi pa ako nakapag-desisyon kung ano gagawin ko. Pero sigurado ako na dudurugin ko siya, pangiting sabi ng ating bida. At ito ay kinagulat ni Tagaki dahil sa sinabi ni Makonochi. Habang nagpapahinga ang ating bida, ay binubulong niya sa kanyang sarili na dudurugin niya si Karasawa. Dahil nga, naniniwala siya na nagawa niya ng maayos ang ensayo niya at gagawin niya ang lahat ngayong gabi. Sa kabilang banda, si Karasawa, Sanada at kanilang coach ay papunta na sa laban. Bago pa sila makalayo, ay napansin ni Sanada si Karasawa na nakatingin sa kanilang boxing gym. Tinanong naman niya ito, "Karasawa, ano iniisip mo?" Wika ni Sanada, "Itong lugar na ito ay muling magkakabuhay at magliliwanag. At pagbalik ko dito ay dala ko na ang belt." Wika ni Karasawa. Eto na nga, dumating na ang laban na pinakahihintay natin. Ipo Makonochi ay didepensahan ang kanyang titulo laban kay Takuso Karasawa. Makikita natin na di makapaghintay ang mga tao sa main event. At pinag-uusapan nila ang magiging laban. Mapapansin natin na pati ang manonood ay minamaliit si Karasawa. Dahil nga, rank 7 lang siya sa dibisyon na pinaghaharian ng ating bida. Siya nga pala. Shoutout nga pala sa kaibigan ko na si Giovanni Miralles. Diyan nagtatapos ang chapter na to. Siya nga pala. Please subscribe and hit the notification bell para sa latest update. Maraming salamat mga parikoy!